Isinagawa ng Central Luzon Conference Area 10 ang una nilang Bible quiz ngayong taon. Kabilang sa nasabing quiz ay ang unang pito sa 28 Fundamental Beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Alamin ang mahalagang layunin ng gawaing ito sa balita ni Cherry Silapan. Nakatutok ang buong Area 10 ng Central Luzon Conference sa isinagawang unang area-wide Bible quiz ngayong taon patungkol sa 28 Fundamental Beliefs noong Linggo, ika-27 ng Marso, ganap na alas 2 ng hapon. Ginanap ang Bible quiz online at napanood sa iba't ibang Facebook page ng Area 10 kung saan bumuhos ang suporta mula sa iba't ibang mga distrito para sa kani-kanilang mga representante. Para sa unang quarter ng taon, ang coverage ng Bible quiz ay ang unang pito sa 28 pangunahing paniniwala ng Seventh-day Adventist Church na may layuning bukod sa maging matatas sa Biblia ay maging mas gamay din ng mga kabataan ang ating mga aral. Hinihikayat din ng mga kabataan na magkaroon ng interes sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat online, ang mga kasali sa Bible quiz ay nasa Zoom, habang sumasagot gamit ang Kahoot para sa mga unang round at Google Form naman para sa difficult round. Pinangasiwaan ni Pastor Ray Benji Acab, Area 10 Associate Youth Coordinator, ang Bible Quiz kasama si Charlene Tacoge bilang host. Itinanghal na champion si Amer Polidario ng Paranaque Center Church sa nasabing Bible Quiz, na sinundan naman ni Emmanuel Dogue ng Paranaque District at ni Team Polidario ng PCC. Itinanghal din na champion ng PCC sa Winners by District. Sumunod ang Paranaque District at ang South Taguig District. In Bible quizzes, you may think that only those at the top wins, but no, my dear friends. Everyone who joins these Bible quizzes are already winners because everyone who gets to read the Bible already wins in life. Bible quizzes, it's a great motivation for us to read the Bible and to learn more about Christ. Isang kagalakan na makita ang mga kabataan na aktibong nag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng isinagawang programa. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Cherry Silapan, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.